The truth hurts. Agree or disagree? Masakit ang katotohanan. Naniniwala po ba kayo? Maniwala man tayo't hindi, totoo yun. Madalas, may katotohanan sa buhay natin. Hindi natin maharapan, hindi natin matanggap dahil napakasakit. Halimbawa na lang, may mahal kang tao, pero hindi ka mahal. The truth hurts. Binibigay mo ang lahat, sinakripisyo mo na ang lahat, iniwan mo na ang lahat para sa kanya, pero iniwan ka pa para sa iba. The truth hurts. Wala kang ginagawang masama, pero ginagawa kang masama, sinisiraan ka. The truth hurts. Palasimba ka, palagi kang nagdadasal, alam mo wala kang atraso kanino man, pero ikaw pa yung maraming problema, sunod-sunod ang pagsubok sa iyong buhay. The truth hurts. Ginagawa mo naman ang makakaya mo, nagkumakayod ka, nagsisipag ka, tapat ka, pero bakit ikaw pa yung maraming utang? Pag nakakaipon ka, bigla magkakaroon ng problema, magkakasakit ka, ninakaw yung sasakyan nyo, nasunugan kayo. The truth hurts. Mag-isa ka na lang na nagpapalaki sa mga anak mo, pero bakit magkakaroon ka pa ng sakit? Lumalaban ka, nagpapagamot ka, pero sasabihan ka pa ng doktor, wala nang chance. The truth hurts. May mabuti pa bang balita tungkol sa katotohanan? May paalaalang ating Panginoon. The real truth should not hurt. Dahil anong sinabi niya sa Ebanghelyo? The truth shall set you free. Ang mga katotohanan dito sa mundo, ang mga karanasan natin, nakakasakit yan sa atin. Nakakabigat sa ating damdamin. Pero kung pakikinggan natin ang salita ng Diyos, kung aalalahanin natin ang kanyang mga turo, ang kanyang habilin, buksan mo ang Biblia, unawain mo ang kagustuhan ng Diyos, yan ang totoo. Hindi ka masasaktan sa katotohanan. Ang katotohanan na galing sa Diyos, masarap pakinggan. Ang katotohanan na galing sa Diyos, nakakapagbigay sa iyo ng panibagong buhay. Ang katotohanan na galing kay Jesus, nakakapagbigay sa iyo ng pag-asa. The real truth inspires us. The real truth strengthens us. The real truth gives us hope. And what is the real truth? It is in Jesus. It is the Word of God. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Mababasa natin ito. That God loves us so much. Amen? That we were fearfully and wonderfully made. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, tayo daw ang pinakamaganda. Tayo ang pinakamahal niya. Sinasabi sa salita ng Diyos na ang Diyos ay ang ating lakas. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Pag tayo'y nagkasala, tayo'y papatawarin ng Diyos. Maawain ng Diyos. At kahit man tayo ay mamatay, kung maniniwala tayo sa Kanya, tayo'y muling mabubuhay. These are just some truths coming from the Word of God. They are consoling words. They are words that give us life. And yet, what truth do we listen? And yet, what truth do we look at in our life? Anong klaseng katotohanan ang palagi natin pinapakinggan at pinaniniwalaan sa ating buhay? Kung hindi ang mga bulong ng masama ng demonyo, sinasabi na tayo ay walang kwenta. Palagi binibigyan tayo ng takot at pagdududa. Kung palagi kang nakikinig sa masama, magiging masama ang iyong mararamdaman. Amen? But before you listen to the evil one, why not listen and look at the real truth? The truth that sets us free. The truth that gives you the spirit once again. Sabi po ng mga scientifico, kung titignan nyo daw po yung mga bubuyog, the bees, napaka-imposible po dun sa korte nila, dun sa shape nila na lumipad. Kasi napakaliit ng pakpak, napakalaki ng katawan, bibilugin. Kung titignan nyo po, by design, hindi man daw po dapat makalipad at hindi man makalipad ng diretsyo ang mga bubuyog, pero napakatulin ng kanilang paglipad.
isa daw po ito sa mga milagro ng kalikasan. At salamat sa Diyos, hindi po marunong makinig sa opinion yung mga bubuyog. Bakit? Kasi kung narinig nila na hindi pala dapat sila lumilipad, imposible pala sila dapat lumipad, edi hindi na sila nakalipad, hindi po ba? Pero buti na lang, wala silang ibang pinaniniwalaan kung hindi pinubuhay nila yung kung ano yung binigay sa kanila ng Diyos. E tayo, bakit nabibigo tayo sa buhay? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo nadidepress? Bakit tayo nagagalit? Kasi ibang katotohanan yung iyong tinitignan at pinaniniwalaan. Maaring may mga katotohanan dito sa mundo. Maaring may katotohanan na naririnig mo nang gagaling sa masama. Pero ang katotohanan na yan ay hindi makakatulong sa iyo. The truth will limit you. But the truth from God will make you limitless. Tandaan niyo po yan. Magkakaroon ka ng umaapaw na buhay, umaapaw na lakas. Magagawa mo ang mga imposible kung makikinig ka at maniniwala sa totoong katotohanan galing sa Diyos, galing kay Jesus.